Hello mga kamemengs, it's me again, your Ate Ruby, and welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kamemengs is another video tutorial na naman ang share ko sa inyo. So ngayon nakikita nyo naman dyan sa baba. Ang pamagat ng aking video is all about how I edit my thumbnail. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. So, ngayon mga kamimengs, ginawa ko ang video ito kasi nga may nagtatanong sa akin kung paano ko nga ba ginagawang aking thumbnail. So, nakikita nyo naman dyan sa ating pamagat. Sa aking pamagat ng aking video, how I edit my thumbnail using PixArt. So, ako mga kamemes, hindi talaga ako magaling masyado sa pag-i-edit. Kung ano lang yung makaya ko, so yun lang din yung ina-upload ko na thumbnail sa aking YouTube video. So, ako kamemes, mag-share lang ako ng kaunting story, no? Kasi ako noon, nung bago pa lang ako sa YouTube, hindi ko pa alam yung mga thumbnail na yan, mga kamemes. As in, wala talaga akong alam kung ano ba yan. Sa akin lang noon, upload lang ako ng upload ng mga videos. So, yun nga. Kasi nga ako, si Ate Rubinho, mahilig din kasi ako mag-explore. So, doon, na-discovery ko yung ibig sabihin ng thumbnail at para saan yung thumbnail. So, yun nga, nalaman ko na ang ibig sabihin pala ng thumbnail is siya ang nagsisilbing profile picture or cover photo ng ating YouTube video. So, kailangan talaga siya sa ating mga video. Nakikita ko rin din siya sa ibang YouTuber na kailangan talagang maglagay ng thumbnail sa inyong YouTube video kasi isa din siya sa mga dahilan or isa din siya sa mga factor para makagain ng viewers. Kasi lalo na kapag maganda ang thumbnail nyo mga kamimengs, mas maraming mga viewers na maaakit at mainggan nyo na i-click ang video yun. So, ako nga, hindi nga ako masyadong magaling sa pag-i-edit. Pero I tried my best to edit my thumbnail. So ngayon, i-share ko sa inyo yung mga apps na ginagamit ko sa pag-i-edit ng aking thumbnail. Kung saan, sobrang dali lang yung gawin mga kamemengs. Ita lang din sa Play Store. So, ita-type nyo lang dun. At kung interesado ka sa video nito, tapusin mo lang ang video nito hanggang sa matapos ito. So, without further ado, let's get started. So, ito. Kung wala pa kayong PixArt, i-download nyo lang ito sa Play Store. So, type nyo lang ang PixArt. So, ako, naka-download na kasi ako nito. So, ito yung magiging itsura ng PixArt. So, balik tayo. Then, i-click natin yung ating na-download na PixArt. So, hintayin lang natin. Dito, makikita natin yan sa may bandang ibaba. I-click natin yan. Then, dito lalabas yung lahat ng mga pictures sa gusto mong i-edit. So, dito, makikita natin yung iba't ibang tools for editing. So, dyan, pipili lang kayo dyan. So, ngayon, punta tayo sa cut out. Click natin yan. So, pili natin yung image na ating gagamitin for editing. So, yun lang ang ating lalagyan ng kulay red. Then, click natin sa ibabaw yung arrow. So, ito, nakikita nyo naman na hindi siya lahat nalagyan ng kulay red. So, i-restore lang natin yan para malagyan talaga natin ang lahat ng parte ng ating katawan, ng ating imahe ng kulay red.
At kung ma-restore nyo na lahat ng party ng picture, so, pwede nyo rin gamitin ang eraser. I-erase nyo ang lahat ng mga nag-exist. Then, after nyan is save nyo na. So, ito na yung ating na-cut out. After nyan, hanapin natin ang border. Click natin ang border. So, dito, pwede kayong pumili ng kulay kung ano yung magiging borderline ng inyong picture. So, sa akin, white. Pwede nyo rin siyang i-adjust. Pagkatapos niyan, pumunta kayo sa FIT or fit. Click natin yan. So, dito, makikita nyo yung ratio. Click natin yan. So, itong thumbnail natin is for YouTube. So, pipiliin natin yung YouTube size. Click natin yan. So, dito, pwede nyo i-drag ang inyong picture kung saan nyo siya gusto ilagay. So, sa akin, dito ko siya ilalagay. Click lang natin. Then, pwede kayong pumili ng inyong background kung anong gusto nyong kulay. So, sa akin, color yellow. Then, pwede rin naman kayong pumili ng background na gusto nyong background na may mga designs. Meron din dito mga kamimengs. It's up to you kung anong gusto nyong background. So, dito, marami kayong mapagpipilian. Pwede din kayong pumunta dito. To mga image. Pwede din kayong pumili doon sa gallery kung meron kayong sinave doon na mga pictures para gawin yung background. Then, dito sa shadow, pwede kayong maglagay kung gusto nyo. Pili lang kayo ng kulay. I-adjust nyo yan yung mga blur or yung brightness niya. Sa akin, ito lang. Pagkatapos nyan, kung tapos na kayo, pwede rin kayo maglagay dito ng stickers. So, marami dito mga stickers, mga kamimengs. Click natin ang stickers. So, dito, makikita nyo ang iba't ibang klase ng mga stickers. So, it's up to you kung ano yung mga stickers na gusto nyong gamitin. Pwede din kayong mag-search kung ano yung mga stickers na gusto nyo. Pero kung magsesearch kayo ng mga stickers, mga kamimengs, make it sure na may load kayo or naka-data kayo or naka-internet connection kayo. Kasi nga, kapag hindi ka naka-data or walang internet connection, limited lang yung mga stickers na lalabas dito sa PixArt, mga kamimengs. So, ito na yung ating stickers. Pwede nyo siyang i-drag kung saan nyo siya gustong ilagay. Disclaimer lang po, sinishare ko lang po ang aking karanasan dito sa app na ito. Kasi nga maganda siya. Marami namang mga app na pwedeng gamitin sa pag-edit ng thumbnail, pero para sa akin, the best ang PixArt. Pero nakadepende pa rin yan sa inyong mga kamimengs kung ano talagang gusto nyong gamitin na app for editing your thumbnail. Kung gusto nyo rin lagyan ng text ang inyong thumbnail, meron dito, meron ding text dito sa PixArt. So, click natin yung text. So, lagyan natin siya ng text. Siyempre, sa paggawa ng thumbnail, kailangan talaga ng may title or nakalagay na text kung tungkol saan ang inyong video. So, ilagay nyo doon sa thumbnail. So, dito, may mga color din kayo na pwedeng pagpilian para sa inyong text.
Then, i-drag nyo lang siya kung saan nyo gusto ilagay ang inyong text. So, dito, pwede nyo siyang lagyan ng pa-shadow, shadow. Kung ano yung gusto nyong font para sa inyong text. So, adjust nyo lang. Ayun nga sa aking pag-research mga kamemengs, ang paglalagay daw ng thumbnail ay isa sa pinakamahalaga sa YouTube. Kasi nga, dapat to talagang paglaanan talaga or pagtugunan talaga ng pansin ang paglalagay ng inyong YouTube thumbnail sa inyong mga YouTube video. So, dapat to talagang pagtuunan ng tiyaga at pagandahin talaga. So, kung mag-edit kayo ng thumbnail, lubos-lubosin nyo na talaga mga kamemengs. Pagkatapos nyan mga kamemengs, i-click nyo lang yang sa may ibabaw na bahagi yung arrow. Click natin yan. Then, save. Save lang natin. Hintayin lang natin mga kamemengs. Then, save picture on your device. Click natin yan. Then, save to gallery. Done. So, ngayon, i-check natin siya sa ating gallery. Punta tayo sa ating gallery kung na-save nga ba ang ating ginawang thumbnail sa PixArt. Click natin yan. So, tsaran! At ito na yung ating thumbnail na ginawa sa PixArt. So, diba, sobrang dali lang gawin mga kamemengs. Kaya try nyo na ring mag-download ng PixArt sa Play Store mga kamemengs. And that's all for today mga kamemengs. Sana ay may natutunan naman kayo ngayon sa aking video. At kung hindi nyo pa alam kung paano maglagay ng thumbnail, may nilagay akong link dyan sa aking description box. Pakicheck nyo na lang. So, doon makikita nyo kung paano naman maglagay ng thumbnail sa ating YouTube video. So, sana ay nagustuhan ninyo ang aking video. At kung nagustuhan ninyo mga kamemengs, please like, comment, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. So, thank you for watching mga kamemengs. And I love you and God bless. Can you hear the whispers all across the room?